Hello, 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 hello. Nandito naman tayo nagbabalik. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? At ngayon na lang, ngayon po ulit tayo nakapagluto dito sa kitchen ni Cathy Aquino TV. Welcome to my channel, Cathy Aquino TV. At please like and subscribe my channel. At ngayon po ay araw ng check natin. Ayan pa po yung kape ko. Hindi ko na. Everyday po akong talagang ganyan. Ayan. Ano bang araw ngayon? Ang oras po ngayon is 3:20 PM ng Tuesday. Ayan. June 29. Ayan. Updated tayo ha. Time check. 3:20 PM ng Tuesday. June 29, ayan. Ayan. Nakapag, ano na po tayo. Ayan, ito na ang ating lulutuin ngayon. So, meron ako ditong tatlong lime. Kasi maliit naman po yung dalawa. So, katamtaman lang to. At ito po ang ating beef na cut into cubes ko na po siya. Tapos, ito ang ating onion. Na dinamihan ko kasi ito po yung pinakagulay natin sa lulutuin natin ngayon. Gagawa po tayo ng beef steak ng ano, my own version of beef steak. Ayan. Diba? Beef steak ng Katagalugan. Sinabi nga nila, ano? Kasi talagay tayo ng soy sauce, syempre lime. Meron tayo ditong kasi naglalagay ako ng konti nitong chili flakes at ating black pepper powder. So ayan po, magsisimula na tayo. Bubuksan na natin ang ating kalan dyan. Ayan. So tara, let's. Tara, let's. Tara, 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 let's. Ayan. Lalagay ko kayo dyan para makikita nyo, ano, makikita nyo po ba to? Makikita nyo po ba ko? Ayan. Puka tayo ng sandok, syempre. Ang ating wood sandok. Ayan. Sana wag siyang malaglag, ani. So, ngayon, namin tayo ng mantika. Magpo-fry tayo ng cooking oil. Ito na lang gamitin natin. Konti, konti. Konti, konti. Konti lang. Tansya-tansya lang po lahat ng ingredients natin. At bago ko i-press ang ating lime, lalagay muna natin ang ating ano, kasi ipa-fry ko siya ng konti. Napakadali lang po nito, hindi ko na siya lalagyan ng onion kasi medyo ayoko. Strong po kasi ang onion. Ay, ng garlic pala, sorry. Ang ating garlic ay masyadong matapang. Painitin natin ng konti ang ating mantika para hindi naman tayo. Siyempre, tatalsik yan. Magpa-fountain-fountain yan pag nilagay ko itong beef. Siyempre, gagayak na natin yung ating panangga, ating sandata. Yan. Para po nilalabas natin ang kanyang natural oil din o natural katas. Masarap po kasi medyo i-frying po natin muna yung meat. Ngayon po ako mag-steak ng Katagalugan. Ito po ang version ko ng beef steak ko. Hindi ko na po siya na ano. Nakita nyo kung gaano siya ka-powerful. Maganda po beef sa ano eh, sa Carrefour. Napakaganda ng ano dyan,
Inaalam po natin, alalayan lang natin yung apoy. Kasi yun po ang maganda. Alalay ang apoy. Kesa yung... Naamoy ko na yung parang fry amoy niya. Smell frying niya. Saga rin po to kasi medyo ibibiling-biling natin siya. Siyempre, para pantay. Pag nabiling-biling na natin siya ng ganyan, so mas maganda kasi equal yung ano niya, brownish niya. Gusto ko siya mag-brown-brown bago ko siya ilagay yung mga another ano natin, mga sangkap. So while we are waiting na mag-ano siya brown-brown, sabi nga brownish-brownish dyan. Dali lang po ah. At ating punasan ng mga ano. Ayan. So, dito tayo. Ayan. Nakikita nyo? Ayan. Para ko siyang piniprito muna. Bago tayo mag ano dito. Mag-i-squeeze tayo ngayon ng lime. We are squeezing the yan. Yeah, ano muna natin siya. Iro-rolling. Rolling in the river. Hindi naman kasi tayo, malaki ang ating catching. Alam nyo na kasi. Ayan. Ating small but terrible na chicken, di ba? Ito yung ginamit ko sa aking leche plan. Kung naaalala nyo po, kung napanood nyo na po sa lahat ng mga kapanood dyan. Ito po yung ginadgad ko. Kinuha ko yung skin niya at nilagay ko sa leche plan. So now I will use it. Actually dalawa po ito. Yung isa nilagay ko na sa aking hot water and with lemon every morning. So ito po yung pangalawa niya. So ilalagay ko na ba? Ilalagay ko naman na po siya sa aking beef steak. My own version ng beef steak. Ayan. Ano po to? Steak ng Katagalugan. Kasi syempre, meron siyang onion. Diba? Mga steak butter lang nilagay. Ako po, gagamitin natin isa. Para medyo mag, ano siya, lumabas yung kanyang juice. Kaya natin i-squeeze na ganito. Kasi syempre, bango talaga ng lime, promise. Napakabango ng lime. Pag itong isa na to. So, bibiyakin natin siya ng ganyan. Masarap po to sa mga ano, lalo na kung magmamarinate kayo. Dapat po, sapat, kagabi ko pa yung ginawa eh. Dapat minarinate ko muna. Pero syempre, subukan natin itong binili natin sa ating ano. Aba, okay naman. Diba? Kesa yung pinipiga natin ng very strong, nasasaktan yung ating ano. Na-squeeze siya ng maayos. Diba? Ngayon lang, isasakto nyo doon sa pinaka, ano nyo.
May actually may madaling ganito yung ginaganon lang, pinipiga, hindi ako makakita eh. Yung parang metal, para siyang stainless na iipitin mo lang siya, mai-squeeze na. Actually, i-work it din naman 'to. So ipunin natin 'yung balat at ilalagay natin 'yan sa kasi pangpaalis din 'yan ng mga ano, sa ref. Atin 'yang mga tip ba, remedies natin 'yan sa ating bahay. Diba? Squeeze it, baby. Squeeze it, squeeze it. Squeeze it, squeeze it. Diba? May exercise ka na. Exercise pa yung ano. Kailangan natin yung juice na yan. Nung lumabas yung juice na yan talaga. Diba? Gamit natin ang ating squeezing lemon. Squeezing lemon. Squeezing lemon. Kasi kailangan ko na medyo maasim-asim ng konti. Imbis na squeeze siya, oh, diba? Squeezing. Lagay natin dyan sa ating tawag dito. Lalagay ko lang sa rep tong balat kasi kailangan po ito sa rep. Mapalis din yung mga lansa-lansa, yung mga amoy-amoy na sa ano, diba? Through the rain, make it through the rain. Ito naman ay ating ilalagay dyan mamaya. Inihintay po natin medyo magano yung ating ano. At ilalagay na po natin ang ating toyo, ganyan, ganern. Ito ay lalagay natin ang ating squeeze it na juice dyan. Madami ba? Madami ka bang na-squeeze? Ah, marami naman pala. Hindi naman pala madamot ang ating squeezer. Nagbibigay din pala siya ng gel sa ating ano, diba? E kung pipigayin ko yan, di isa-isa, Diyos ko, nang sumakit na yung daliri ko at palad ko sa pagpiga. Diba? Kasi ngayon, medyo nakakapag ano-ano na ako. Di dati, di ako bumibili ng mga ganyan-ganyan. Kasi, mas gusto ko yung, alam nyo po ba yun? Kasi syempre, pag sharing kayo ng bahay, parang hindi mo alam kung saan may i-stock yung gamit mo, diba? Ayoko na maitambak sa kwarto ko. Kaya, nagkaroon tayo ngayon ng ano, nagkaroon tayo ng pagkakataon na meron tayong mga sarili-sarili ngayon na, limbawa, yan, normally talaga, normal lang yan, sarili kang rice cooker, pero pag sharing po kayo, eh, yung mga ibang, ano, hindi mo bibilin, kasi syempre, mga ano kay, alam ang pag-iistakan, diba? Ngayon, okay naman na,
Ganun lang yun. Ayan. Parang nagpapalambot lang din po tayo ng ating ano. Diba? Lalagyan natin ng paminta. Lalagyan na natin siya ng pimenta. Paminta. Kasi medyo napaprying-prying na po siya. Na. Lagyan niya ng pamintang konti. Ito kalalay lang na paminta. Hindi naman sumigaw na paminta. I can make it through the rain. Kailangan ko nang bumili ng beef cubes. At ayoko po kasi yung pagkakailangan tsaka ako bibili. Gusto ko kahit paano, andyan may stock pag naisipan mo magluto, andyan agad, diba? Yung mga ano lang naman po, yung mga seasoning. Tapos lagay natin yung yan. Beef cubes. Para maano siya. Diba? Ma-prying-prying siya dyan. Ating chili flakes, maglagay na tayo. Ilagyan na natin yung paminta, chili flakes. Para mapalambot lang natin siya ng kaunti. Yan na po siya. Para ako siyang inaano, sinasangkot siya. Kasi syempre, para ako na rin siyang inaano eh, ini-steam ng konti para hindi naman matigas ang ate. Ayan yung ating lime juice. Ayan. Gusto ko siyang ma-fried dyan ng konti. Okay natin ng konting konti lang at maalat to eh. Alat yung seasoning na to. May lasa na po yan kasi cubes na yan. Para ma-saute siya ng maayos dyan. Bigyan natin siya ng konting mainit na tubig. Ayan. Ang dami pong onion, ano. Alam mo, dalawang ano lang po ito yung ano, tenderloin na part ng beef. Malambot po itong klase ng beef na ganito. Kasi usually talagang ito po yung parang hindi po parang, talagang ginagawang pang steak. Kaya pag nag-offer po ito sa Carrefour, eh, kumukuha po talaga ako. Kasi mo medyo mahal din yan, ng klase ng ganyan. Kaya lang syempre, gusto nating makakain, diba? Kaya natin ginagawang ganito. Kaya natin na... Ayan, nag-ano na po pa... Pinaano ko po siya mabuti. Hindi po sinasangkot siya. Parang pinaprying ko po siya. Para po matiim naman po yung lasa niya dyan. Kasi nilagyan ko na siya ng seasoning. Yan. Nilagyan ko na po ng seasoning yan. Gusto ko naman medyo
sarap ni lasa niya. Kunting toyo na lang to. Lalarga na. Lalagyan ko po ng konting sauce kasi para mas umano siya. Steak po siya na ano. Hindi naman ganun katuyo. Ayan, nilagyan ko na po siya ng water. So, hihintayin na po natin siya dyan kumulo pa. Para po ba maano pa siya. Maano pa siya na medyo lumambot ba? Lumambot. Diba? Ganyan lang po ang ating gagawain. Habang naghihintay tayo dyan, syempre, diba? Kasi ayoko pong ilagay itong onion. Onion, madali pong lumambot yan. Eh, gusto ko po hindi half cook lang po ang onion pag nilagay ko sa ating beef. At pag ko, kasi po ang soy sauce naman, madali pong masunog kapag nilagay agad natin. Ito po yung panglas ko naman po ito ilalagay. Para po ando ng konting asim-asim. Diba? Ganyan lang po yan. So, habang hinihintay natin yan, iinumin ko muna ang aking kape. Ang tagal ko uminom ng kape, no? Ewan ko rin ba, ba't napakatagal ko uminom ng kape? Ito nga po pala yung aking nag-ukay-ukay ako eh. Ito yung aking nabili sa isang ukay-ukayan. At napakasarap sa katawan. At ito pa po yung isa. Ang ganda-ganda niya. Diba? Sino mag-aakala? Tatanggalin muna natin sa sampayan ng ating mga damit na nilabahan. Para po naman... maano natin ang ating damit ba? Ating nilabahan. Gawa ng hinihintay pa natin maano ang ating meat. Dito po ako sa side na to nagsasampay. Ayan. Para maganda-ganda naman ang tuyo. Kasi dito yung hangin. Bunubuksan ko lang yung balcony. Ay, naku, napakaganda na po ng hangin. Nilalagay natin dyan muna mama, iligpit ko yan. Ganyan lang po ako. Kasi itong ating niluluto, eh, may commercial tayong konti. Ano, hindi naman tayo laging... oh, nakita nyo? Lumalabas na yung ano niya. May konting oil po ako nilagay dyan. Ayan. Diba? Gusto ko pong kumapit lang sa kanya yung pinang-seasoning na nilagay natin. Naglagay tayo kasi dyan ng, yun nga, yung cubes, beef cubes. Tsaka nilagay na natin ng pepper, ng chili flakes, ganyan, di po ba? Kasi gusto ko po ito, itong video natin, alam nyo naman po tayo, walang edit-editan eh. Eh, ayaw naman po natin na... makita ko lang yung ingredients eh. Tapos na. Hangkat kaya nating i-catch-up lahat yan. Ayan. Ito po yung talagang pangyayari sa akin pagluluto. Ayan. Diba? Habang naghihintay tayo riyan ng ating ilalagay pang seasoning diyan. Makita kung okay na ba ang ating pep. Baliktad natin. Baliktad ko lang po siya. Para maano lahat ng kasi po pa ang beef medyo ano po ang laman niyan. Kaya kailangan pantay po ang pagkakaano kung nagpipirito nyo man niya is
palalambutan ng konti. Ito po medyo pinalalambot-lambot natin ng konti. Alam niyo po bang pagka ganyan po ang proseso ng pagluluto mas lalong lumilinang ang ating lutuin. Hindi po yung basta lang tayo hulog ng hulog na para maging mamadali ba yung niluluto natin. Ganun. Depende po rin sa meat na gagamitin natin. Kaya po maliit lang yung slice ko kasi ano lang naman to, steak, ano lang naman. So ayan, hihintayin natin na masipsip niya talaga yung lasa nung nilagay natin mga seasoning dyan. Para lang tayo nagpapalambot ng ating habang pinapawisan ng ating pinapawisan ng ating Kelly. Pinatay ko po kasi AC. Pinatay natin yung aircon. Hinahayaan ko munang pumasok yung natural air. Kasi iba rin po kasi yun pagka yung ganun. Para para maganda yung rotation sa loob ng bahay. Hindi laging aircon. Hindi maganda po yung laging AC. Lagyan natin ng konting sesame oil. Tayo na, paano tayo mag magpapulpulo na konti-konting para masarap, diba? Para nanlalaban ang ating ano. Meron po siyang with a twist of Chinese food. Diba? Hindi lang ilagay na po natin yung soy sauce. Nakita nyo, nilagay ko muna ang aking sesame oil. Konti. At ilalagyan po natin ng soy sauce para hindi naman po ganun siya kapuan. Alat, tansahin nyo po ah, nako, madaling magdagdag, mahirap pagbawas. Diba? Ayan. Siyempre, lalagyan pa naman natin yan ng ating, what do we call this? Lalagyan na natin yung ating lime juice. Rami-rami din itong lime juice natin. Sarap niyan. Hindi nakakaumay ang lasa pagka ganyan. Ikman muna natin. Baka naman sumusobra na. Yan natin konting water. Hindi naman natin lalahatin yung genius ko na yun. Yung natira, lagay ko na lang sa morning yung water routine natin. Ting water routine, water routine. Huwag pa natin ng konti. Maraming power dito.
Kuluin natin munang konti. Man natin. Konting sugar. Red sugar po inilagay natin. Ay, excuse me po. Hindi lila. Ayan. Tagtakip naman po tayo ng ating ilong, ating bibig. Tayo nagbabahin para hindi naman po ganun ano. Isa po ating natutunan yan. Ang ating magulang. Ngayon, inaan natin apoy, alalay lang. Lagay natin to, onion. Ginaganyan ko po talaga yung onion. Alhamdulillah. Lagay natin yung onion, paunti-unti lang ng onion. Para naman, yung mahiwalay buong ba natin siya, hindi naman ganyang kabilog-bilog na parang namang diba? Yung mahiwalay siya sa pagkaka-layered niya ba? Ito po kasi pinakagulay at healthy po ang onion. Napakaganda po na sa katawan. Which is, nakakain ko po ito ng hilaw. Sineserve din po ito sa mga restaurant na ganito. Parang appetizer. O, diba? Haluin po natin siya, siyempre. Hininaan ko na po yung apoy para ano siya, oh. Diba? Ayan na yung steak natin. Tapos, hiniginakain naman ng hilaw tong onion natin. Ayoko po ito na medyo malabsak. Ayoko naman. Gusto ko siya yung medyo crunchy pagdating dito sa ating steak Tagalog. Diba? Ayoko yung parang naging siya. Tatalsik-talsik po ba ang ating pinatira pa po akong lime juice dito at siya pong gagamitin ko naman sa aking ano, hindi na ako mag i-slice ng aking lime juice ay lime ng bagong lime kasi meron na tayo ditong pinigang juice ng lime, so magagamit natin yan every morning. Marami-rami pa tong natira, lalagay ko sa isang jar, diba? At the same time may sauce pa siyang konti, oh. Hindi siya ganun katuyot. Juicy siya. O, diba? O, ayan na po. O, diba? Medyo palalantahin lang natin konti yung onion niya. Atakpan natin siya dyan. Ako eh, napakasarap naman po talaga. Ano po bang sinabi ng alasa? Lagyan po natin pa ng konting ano at medyo ano yung ano niya. Ayan. Ayan po ang ating beef steak with a with lime and
onion. Yan na po. At hintayin lang natin ma-luto ng konti ang ating onion. At ayan na po ang ating beef steak. My own version ng beef steak, di ba? With the soy sauce. Kita nyo naman po yung ingredients nyan. Ito po ang tinatawag na steak ng Tagalog. Beef steak Tagalog ang tawag dyan. Nagaganyan din po ako sa atay. Maraming onion. So, I will share to you guys. Pagka minsan naman ang ating pagka sa atay. So, ngayon, ayan na po. Maluluto na po yan dyan. I-steam lang natin ng konti ang ating onion. Ayan. Hanggang sa muli po ng ating pag-share sa inyo ng aking munting video. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Sa araw ng Tuesday, na sana po lahat kayo ay safe at healthy. Yun naman po ang importante para magawa natin ng maayos ang ating mga gawain sa araw-araw. Also, we need to thanks God always that we are blessed. That we are wake up in the morning every day. That's our first blessing. Thank you to you guys. Thank you to all of you na sa pag-nunood ng aking mumunting video, sa aking mga mumunting lutuin, katulad nito ngayon, ng araw ng Tuesday. Ayan. At magpapaalam na po tayo dito sa channel ni Cathy Aquino TV. Maraming maraming salamat po. Bye to all. And see you tomorrow, inshallah. Please like and subscribe my channel. Touch the bell. At touch the all para manotify po kayo. At God bless you all. Bye! God bless you!